ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Masayang puso, lunas sa kalungkutan, ikaliligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkutin pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay kaganda. Isang magandang umaga, mga minamahal naming tagapakinig. Kayo po ba ay masaya ngayong umaga? Dapat po tayo laging masaya. Kahit anumang pagsubok ang ating nararanasan, alam natin na lagi nating kasama ang Panginoon. Sa hirap at ginhawa, hindi tayo kailanman iiwan ng Panginoon, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Jovelyn Jose, dito sa Tinig ng Pag-asa, at ang programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Samahan ulit kami, kaibigan, sa isa na namang oras ng ating pag-aaral at tayo'y matututo ng mga aral na magbibigay sa atin ng inspirasyon at pag-asa sa araw-araw. At masusumpungan natin ang tunay na pag-asa na kay Kristo Jesus lamang. Tayo pa din, mga kaibigan, ay patuloy sa libreng pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung ikaw ay nagnanais makatanggap o ikaw ay nagnanais ng mas malalim na pag-aaral ng Biblia at nais mo ng one-on-one Bible study o group Bible study, makipag-ugnayan lamang po sa amin. Ang ating contact sa Globe sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. Sa ating smart number, 0968-853-6607. 0968-853-6607. Sa ating landline number, 8777-8916. 8777-8916. Maaari ka din mag-email sa connect@adventist.ph. Bisitahin din ang ating Facebook account and YouTube channel account, Adventist World Radio Manila. Nais mo ng online Bible studies o mag-download ng mga printed copies, bisitahin lang ang ating website. I-type ang bibleschools.com/centralluzon. Mag-sign up lamang, kaibigan, at madami kang pagpipilian na iba't ibang series dito. Kung ikaw din ay may kahilingan o prayer requests o praise reports, maaari mong ipadala ang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Ngayong umaga, mga kaibigan, ay tayo ay magpapatuloy sa ating topic na Thrive for Life, at napakaganda ng ating matututunan ulit ngayon, at ito ang pangatlo na type ng temperament. Ating ihanda ang ating mga sarili at ating pakinggan si Ma'am Ai. Masayang umaga po sa ating lahat. Sa buong isang linggong ito po, tayo ay magkakasama sa isang masaya at mahalagang usapin tungkol po sa ating subject na Thrive for Life. I hope kayo po ay mayroong nakaka-share din po kayo ng inyong ng mga reflection nyo. Kung hindi man po makarating sa amin ang inyong reflection, we hope na you are sharing your reflection po sa inyong mga kaibigan by sharing ano po ito pong ating ito pong link ano ng atin pong pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. Simula po dito sa ating segment ng buhay pamilya. No, kumusta po kayo, mga kaibigan? Na di-decipher nyo na ba? O I mean, nakikita nyo na ba ang sarili nyo sa mga dinidiscuss ko po sa inyo sa araw-araw, sapagkat tayo po ay nag-aaral ng tungkol sa temperament type. Akin po nga, senior sa inyo, di ba, na ang temperament, this is a pattern of your behavior, of one's behavior, and our behavior represents ano po yung ating response sa mga sitwasyon ng buhay na nararanasan po natin. At tayo nagpapasalamat because we have the Bible, we have the scriptures, we have books na mga books po na inspired na nagbibigay po sa atin ng guidance sa atin pong
sa atin pong behavior, sa ating, of course, ang ating thoughts and feelings, and of course, our relationship with other people. Alam niyo po ba, mga kaibigan, itong ating dinidiscuss, ano, na temperament type, yung ating personality, napakalaki po ng kinalaman nito sa ating paglago at napakalaki din po ng connection nito sa ating pong relasyon sa Diyos at relasyon po natin sa ating kapwa. That's why we have Christian psychologists na talagang nag-aral po nito at iniuugnay po nila ito sa design ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Walang iba na bigyan po tayo ng ating Panginoon ng abundant life. At ang abundant life ay hindi lang tumutukoy sa material na ating mga pagpapala o kalagayan natin, kung hindi ito po ay tumutukoy sa lahat ng aspeto. In other words, our total well-being. Okay, dahil pinag-aaralan po natin ang tungkol sa temperament, which is the pattern of our behavior, and our behavior is the result of our thoughts and feelings, ano po, and this composes the, ito pong temperament, this composes the character and the personality of a person. Isa pong lalaki ang nagsabi, ano po, si Honoré de Balzac, ang sabi niya po ay ganito, temperament is the thermometer of character. I like that. Ano po? Temperament is the thermometer of our character. Ang character ng tao ay hindi po natin ito maaring lubos ang nakikita, ano po, ang character ng tao sapagkat kasama po dyan yung kanyang inner self. Ano po? Pero ang sabi po ni Honoré de Balzac, ang temperament daw, yan po ang thermometer, yan ang indicator ng ating pong character. Sapagkat yung temperament, nakikita po ng mga tao, ano? Ito yung mga observable na behavior na nakikita po ng mga tao. Isa pa rin po yung nagsabi, ano? Your attitude proves your temperament and your temperament shows your personality. Ano? Magkaugnay yung sinabi kanina na passage at saka ngayon po, your attitude proves your temperament. Where is your attitude? Our attitude is the state of our mind. Ano? Kasama dyan yung ating mindset, kung ano yung ating interpretation sa mga nangyayari po sa ating mga paligid. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-uusap tungkol sa temperament at napag-usapan na po natin yung dalawa, no? Si sanguine at saka si phlegmatic. Meron kani-kanilang mga strengths, meron kani-kanilang mga weaknesses, but the purpose of this program is to focus on the strengths, ano? At yung mga weaknesses, hindi naman ibig sabihin hindi na natin yung papansin, and we will also consider our weaknesses na ito'y ma-improve at maging strengths. Ano po? There is no perfect temperament. Merong weaknesses at meron din pong strengths. Okay? So pupunta na po tayo si sanguine at saka si phlegmatic. Atin po yung napag-aralan na. And we will make a review on that sa susunod po ng mga araw. Ano? Pupunta na po tayo sa third type of temperament, which is the melancholy. Okay? Melancholy. Sino itong melancholy? Sino itong mga taong ito na merong melancholy temperament? Uulitin ko lang po, ano, mga kaibigan. Tayong lahat, meron tayong lahat ng apat na ito. Lahat na ito meron sa buhay natin, meron tayong a part of ourself is sanguine, a part of ourself is phlegmatic, a part of ourself is melancholy, and another part is choleric. Kaya lang, merong dominant. Sa apat na ito, mas kilala tayo sa, parang kumbaga merong outstanding dun sa apat na ito. Okay, so let's go to melancholy. When most people hear the word melancholy, alam nyo po ba, they think of depression. Yan po ang iniisip ng iba. Ah, kapag melancholy ka, ikaw ay, you tend to be depressed. Okay? We can consider that, but we cannot conclude it that way. Ano po? So the melancholy temperament type is not necessarily depressed so much. Why? Because they are cautious individuals. Those with melancholy temperaments are detail and quality oriented. Yan po ang isa sa mga strengths ng mga taong melancholic. Ano po? Sila po ay
Particular sila dun sa mga detail and they are quality oriented. Masarap kasama ang taong may melancholic. Bakit? Sila yung talagang ano sila sa mga detalye. Particular po yan sila dyan, ano? And of course, ang sabi dito, quality oriented. Gusto nila yung trabaho nila talagang quality, good quality. And of course, they are paying strict attention to detail. Kagaya ng sinabi ko, bigay ko lang muna sa inyo yung ilan sa mga strengths ano ng melancholy. Ano pa po? They are rule follower. Particular din sila dun sa rule, kung ano yung sinasabi ng policy, ng batas. Ano po sila niyan? Mahalaga po sa kanila yan. And they are being directed by the rules, kung ano yung regulation, kung ano yung policy, ano yung mga procedure. When they are working o kaya nasa bahay sila, mayroong pinag-usapan, may mga ground rules. Very particular po si melancholy dyan, ano? And what else? They are private individuals. And they are also introverted. We cannot say na ang isang taong introverted o private ay hindi maganda yung ugali niya. Hindi po natin pwedeng sabihin yon, because there are many good qualities or good traits of people who are private and introverted. Ano pa po? Ang sabi, melancholy could be a personality with many benefits such as the ability to set time apart for critical thinking. Critical thinker po ang mga melancholic. Diba? Ang masarap kasama yung mga taong critical thinkers. Hindi po yung sa negative, ano? Kung hindi sa para maging quality ang trabaho, no? They are also loyal and committed to a task. Pag binigyan nyo sila ng trabaho, ang taong melancholic, yan po ay pag binigyan mo ng trabaho, magaling sa detail, sila po ay masunurin sa kung ano yung pinag-usapan, very, ano po yan, good follower yan. At yan po, sila ay very committed sa task na ibinigay sa kanila kasi sila po ay loyal and they are critical thinkers kasi po sila ay particular po sa mga detalye. Ano po? So, they tend to be analytical and detail-oriented and they are deep thinkers and deep feelers. Yeah, kailangan po natin ng mga taong yan sa isang team. Hindi pwedeng sa isang team puro sanguine. Ako, hindi pwedeng sa isang team puro melancholic or puro choleric. Kailangan combination of this temperament types. Ano, di po ba? Ito po, napakabuti ng Panginoon eh, dahil the God's plan is for us to be collaborating with one another, no? Yung hindi isa lang yung nagda-dominate, kung hindi talagang we are to collaborate with one another. Isa pa pong magandang quality or characteristic or trait ng melancholy ay, sabi, this temperament is generally, makinig po kayo sa sasabihin ko, this temperament is generally well organized even if they become cluttered. Imagine nyo ba yung sa isip nyo yung kahit na parang ang kalat niya, all organized pa rin yung kanyang pagiging makalat. Parang it reminds me of a person. Ako may konting ganito po ng konti. Ano? Kahit ako cluttered, organized pa rin yung, kahit yung table, ang table ay parang ang dami-daming nakakalat, naka-organized pa rin. Bakit? Kasi nandito pa rin, hindi siya sabog, kung hindi, kahit na parang makalating nan, pero organized pa rin. Bakit? Kasi yung mga resibo sama-sama, yung mga picture sama-sama, yung mga papel na ganito, sama-sama pa rin, kahit parang ang kalat. Yan po yung melancholy, ano? So, they are generally well-organized, even if they become cluttered. Very interesting, ano po? And ito po ang maganda sa melancholy, they are usually on time for appointments kasi nga po they are law abiding citizen, eh, no? They are usually on time for appointments and before making the decisions they will gather as much information as possible and ask specific questions to make sure that they are making the right decision. Kaibigan, napipicture mo na ba sa sarili mo na kung sino itong melancholic? Maaaring you can, hindi,
kailangan i-identify yung mga tao. Pero para maunawaan lang natin, ano, 'di ba, sa isang meeting, meron talagang mga taong lumalabas na ang dami-dami nilang tanong, very particular sa mga detalye. Hindi po sila masasamang tao, ano? Nagkataon po na sila ganito po yung kanilang temperament type, na before making the decision po, kailangan talagang every corner, alam nila yan, kabisado nila yan, at ayaw nilang magsisi sila bandang huli. Ano po? Yan po yan si melancholic, at siya po ay very conscientious. Saglit lang po natin bisitahin yung ilan sa kanyang mga weaknesses. Ano po? Para lang mabalanse po natin yung atin pong pag-aaral. At the same time po ay maunawaan din po natin. Ganun pala. Kaya pala naman ganun. Ano? Dahil melancholy ang kanyang temperament type. Ganito po. Ang sinasabi ay dahil po ang tendency po maging perfectionist din po siya, dahil mahilig po siya sa mga detalye at saka sa quality, ano po. Itong melancholy, sila naman po, they tend to become aggressive when faced with an unfavorable situation. Halimbawa, nasa isang meeting, merong kumontra sa kanya, ano, may kumontra sa kanya, ay nagiging aggressive siya. Parang may ganun siyang tendency. Okay? This is tendency. What else? They might become worried and anxious about the future. Bakit po? Kasi mahilig si sa detalye. So, when circumstances come na parang hindi nangyayari yung kanyang inaasahan, may tendency, ano, na siya ay mag-worry, maging anxious, mag-alala ng labis, kaya po nauuwi sa depression, ano? Kaya nauuwi sa depression. Yun po 'yon. Tendency lang po ito. Hindi siya automatic na kapag melancholy ang iyong temperament type ay magma-depress ka, no. Only tendencies. Pag sinabi nating tendency, maaari, ano, maaring makapunta ka doon kung hindi mo ma-manage ang sitwasyon. Ano po? And they resist living in the present. They resist living in the present kasi iniisip pa nila yung nangyari pa last time. Bakit kasi ganyan eh? Palpa kasi hindi masyadong pinag-usapan, hindi masyadong nadetalye, ganyan. Ano po? Mahalaga din po 'yun, 'di ba? Mahalaga din po 'yun. Kaya lang kailangan maging balanse, ano po? Maging balanse po. And they are slow to trust others until they are sure of their intentions. And they have high standards for their relationships. Kapag hindi mo naunawaan si melancholic, ano, ay hindi mo masyadong ayaw mo sa kanya bilang kaibigan kapag hindi mo naunawaan ang ganitong klase ng temperament type. Ano po? Napaka-interesting po ng napag-aralan po natin tungkol sa type na ito ng temperament, which is melancholy. Narinig nyo kanina yung mga strengths niya, narinig nyo rin yung mga weaknesses niya, pero ang pinakamahalaga po ay mag-focus tayo doon sa strengths ng tao. Di po ba sinasabi ng Bible eh? Di ba ang Panginoon nakatingin po siya doon sa mabuti sa isang tao. Hindi siya nakafocus doon sa hindi mabuti sa kanya. Dahil alam ng Panginoon na kapag nag-focus siya doon sa mabuti sa kanya, ano, ma-strengthen 'yon, yung worth ng tao ay ma-boost, ano po? Madali na po niyang i-work out yung kanyang mga weaknesses. Dahil po si melancholy, siya po ay quality-oriented siya. So kung quality-oriented siya, he or she also prefers quality friendship or quality relationship. So kapag ganon, meron po siyang gagawin. Ano? May sarili siyang approach kung paano maging quality ang kanyang pong relationship. So maraming mga salamat mga kaibigan sa inyo pong pagsama sa ating pong maikling discussion ngayon. At bukas po itutuloy natin. We will have another type of personality or of temperament, which is choleric. Ayan po. So magsama-sama muli tayo bukas po sa ganito pa rin pong oras. Maraming salamat po. God bless us all. Thank you so much, Ma'am Ai. At ngayong araw na ito ay atin nga namang napag-aralan ang pangatlong type ng temperament. At ngayon ay ang melancholic, mga kaibigan. No? Ano nga ang temperament? Ating napag-aralan din kanina nga, ito ay thermometer of character, sabi ng isang author, di ba? At ito yung pattern of behavior natin. At napakahalaga na
ating natututunan to upang mas lalo nating maunawaan ang ating mga kaibigan, ang ating sarili, ang ating nanay, tatay, ate, kuya, kung anong mga temperament nila at magkakaroon tayo ng mas magandang relasyon sa kanila, di ba? Ang melancholic, ang kanilang strength, dapat tayo mag-focus sa kanilang strength. Ito nga yung ang mga sila ay detailed and quality oriented. They are also paying strict attention sa mga detail, and also they are rule follower. They are also private and introverted, at sila din ay set apart for critical, and they're also critical thinker, mga kaibigan. Sila din ay well organized even if cluttered, and on time for appointment, ang atin pong napag-aralan kanina. At napakaganda, kaibigan, na tayo po ay laging natututo. Kung ikaw, kaibigan, ay may katanungan o refleksyon, maaari mong ipadalang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Tayo pa din, mga kaibigan, ay patuloy sa libreng pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung ikaw ay nagnanais makatanggap o ikaw ay nagnanais ng mas malalim na pag-aaral ng Biblia at nais mo ng one-on-one Bible study o group Bible study, makipag-ugnayan lamang po sa amin ang ating contact sa Globe sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. Sa ating smart number sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Sa ating landline number, 8777-8916. 8777-8916. Maaari ka din mag-email sa connect@adventist.ph. Bisitahin din ang ating Facebook account and YouTube channel account, Adventist World Radio Manila. Nais mo ng online Bible study guides o mag-download ng mga printed copies, bisitahin lang ang ating website. I-type ang bibleschools.com/centralluzon. Mag-sign up lamang, kaibigan, at madami kang pagpipilian na iba't ibang series. Kung ikaw, kaibigan, ay may kahilingan o prayer request o praise reports o may mga katanungan, maaari mong ipadala ang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Sa bahagi pong ito, atin nang pakinggan ang isang napakagandang mensahe ng awit. Lost in the world of confusion, walking through life all alone, holding the hand of illusion. I was a diamond covered in stone. Spent looking, longing for that one thing that can make me whole. And Lord, I heard your voice. You rescued me from the depths of my loneliness, and you gave me strength, gave me hope to find my destiny. With your power and your tender love, you save me. You save me. Watching Sam fall through an hourglass, waiting for the pain to let go. Leave each day frozen by my past, like a flower covered in snow. And you heard my cry, and my eyes were open wide to the truth.
Mga awit ng pananampalataya, pagtitiwala at pag-ibig sa Diyos at nakakapagbigay ng inspirasyon ay napakasarap pakinggan, mga kaibigan. Kaya't napakasarap talaga na makinig ng mga ganitong awitin. Maraming salamat, kaibigan, sa isang mensahe ng awit. Tayo ay magpapatuloy pa din, mga kaibigan, sa ating serye at tayo ngayon ay matututo sa Aklat ng Efeso. At araw-araw, alam ko, kaibigan, na mayroon tayong natututunan at araw-araw tayo din ay nababago. At alamin natin, mga kaibigan, na ang mga aral na ito ay hindi lang galing sa tao, kundi ito po ay nagmula sa Panginoon na pinapadala niya lang din sa kanyang mga lingkod. At inangihandang ating mga sarili at ating pakinggan si Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Ladako tayo sa isang sulat ni Apostol Pablo, walang iba kundi ang Aklat ng Epeso. Sa mga nag-aaral sa Biblia, kanilang
napag-aralan na ang sulat na ito ni Apostol Pablo ay naisulat noong 60 AD. At sumusulat siya sa mga mananampalataya sa iglesyeng ito upang mapasulong ang kanilang pananampalataya. At sa bahaging ito ng ating pag-aaral, bakit kailangan lumago ang mga mananampalataya? Ano ba ang pinagkaloob ng Diyos para ang mga mananampalataya ay lumago sa kanilang kalagayang espiritual? Sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, Versikulo 11, ang wika hanggang 13, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. Ito yung layunin ng ating Panginoon. Nanupat ang mga apostol at mga propeta ay kanyang pinagkalaob upang sumulat, lalo na sa bahagi ng banal na kasulatan. Kaya yung mga sumulat dito ay mga apostol at gayon din mga propeta. At sila'y nakasulat sa magitan ng hudyok ng Banal na Espiritu sa kanyang pangunguna, inspired by the Holy Spirit. At gayon din ang ating Panginoon ay nagbigay ng mga evangelist o ebanghelista upang turuan ang mga kaanib ng iglesia sa gawain ng soul winning o kahalagaan ng soul winning. At gayon din, nagbigay ng mga pastor at mga guro para ingatan sa matibay na pananampalataya ang mga kaanib ng iglesia. Na ang mga ito ay hanggang sa makarating sila sa maturity o sapat na gulang ang mga kaanib nito. Ano ang layunin ng ating Panginoon? Bakit ibinigay ang mga kaloob na ito sa katawan ni Kristo? Ang sabi sa versikulo 12, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang wika, upang hianda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod. Yung ministry, ang gawain ng paglilingkod o ng ministry, ito ay gawain ng mga banal na nakaranas ng born again o yung pagkapanganak na muli. At ang lahat na mga mananampalataya ay ipinagkaloob ang gawain ng ministry. Subalit ang ibang mga iglesia ay tila baga kakaiba ang gawain na ipinagkakaloob o yung ginagawa ng iglesia, sapagkat ang mga pastor ang gumagawa sa gawain ito o yung paglilingkod, at yung mga banal ay nakikinig at pinupuna ang sermon ng pastor. At ang mga kongregasyon ay naghahanap ng sakdal na pastor sa paglilingkod. Nanapat, maraming mga Kristiyano ang nagiging spectator o tagapanood. Ang gawain ay dapat isagawa ng mga mananampalataya, yung mga kaanib ng iglesia. Kaya nga, ang gawain ng iglesia kung minsan sa halip na maging masulong ay hindi nagiging masulong, o kung susulong man, ito ay makupad sa kanyang pagsulong. Ang mga kaanib ay hindi nakakaranas ng mga pagpapala ng ating Diyos, sapagkat ang gawain ng iglesia ay ibinigay sa kanila, subalit hindi sila gumagawa sa gawain ito. Kaya ating ngayong ibalik ang sinasabing programa ng Diyos sa iglesia. Kasi kapag ka ang mga kaanib ay gumagawa sa gawain ng iglesia, ay
naiwasan ang maraming suliranin at napatunayan sa mga iglesia na ang mga kaanib ay walang ginagawa kung ano-ano ang kanilang nakikita na hindi kanais-nais. Halimbawa, merong isang istorya, isang babae na kaanib ng iglesia na lumapit sa pastor. Ang sabi niya, "Pastor, ako'y hindi na po dadalo sa church." Bakit? "Kasi po ang nakikita ko sa church, yung mga kabataan ay cellphone ng cellphone. At pagkatapos naman, yung mga babae naman ay ang kanilang ginagawa ay nagtitsismisan lang." Ang sabi ng pastor, "Kapatid, bago ka magpasya sa huling pagkakataon ng wika, maaari bang gawin mo itong aking suggestion?" "Ano yun, pastor?" Ang sabi ng pastor, "Kumuha ka ng isang baso, lagyan mo ng tubig. At samantalang hawak mo yung baso na may tubig, liligid ka sa church na ito na 2 beses. Huwag mong pabayaan ang tubig ay matapon." Ang sabi ng kapatid na ito ay, "Madali lang, pastor. Kayang gawin niyaan." Kaya noong ang membrong ito ay lumiligid sa church o sa palibot ng church ngayon, ay naging 2 ang kanyang nagawang pagligid sa church. Pagkatapos nito, ang sabi, "Pastor, tapos na po ako." Ang tanong ngayon ng pastor, "Kapatid, nakakita ka ba ng mga kabataang nagse-cellphone o yung mga babae na nagtitsismisan?" Sabi, "Hindi." "Bakit hindi ka nakakita?" "Kasi po ang sabi niya, ako'y nakatingin sa baso na may tubig." Kaibigan, ang ganitong karanasan na kapag ka ang ating layunin sa loob ng iglesia ay gawain ang ministry o gagawin ang ministry ng iglesia ay lalong maging masulong at hindi nakikita yung mga palaging napupuna ng bawat isa. Katulad din ng mga mag-asawa na kapag ka ang mag-asawa ay nagmamahalan, para bagang hindi napapansin yung mga maling nagawa. Kaya nga, ang gawain ngayon ng iglesia kapag ka sila'y gumagawa sa gawain na ipinagkaloob ng Diyos, yung ministry ng church, kaibigan, nakikita ngayon kung ano ang dapat gawin ng mga kaanib ng iglesia. Ano ang gawain ng iglesia? Ang wika sa versikulo 12, "Upang hihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo." Bakit sinasabing sa ikatitibay ng katawan ni Kristo? Ang mga kaanib ang mga sinasabing sangkap o bahagi ng katawan ni Kristo. Sa una, kapag ka ang isa tao ay bagong panganak sa spiritual, siya ay katulad ng batang bagong panganak, wala pang gaanong makakaya na gawin. O sabihin natin ngayon na ang isang bata na 1 taong gulang, hindi pa ganong mabilis maglakad. Maaring siya sa kanyang paglakad ay natitisod kuminsan o kaya naman nadadapa. Ganon din ang mga bagong mananampalataya kay Kristo, hindi pa sila matibay. Kaya ang gawain ng iglesia upang ang mga kaanib nito ay maging matibay sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, ang ministry o yung paglilingkod ng iglesia sa bawat isa ay upang pasulungin ang mga kaanib ng iglesia para sila ay maging matured sa kanilang pananampalataya. Hindi yung palaging bata. Ang isang bata, kung siya ay magkamali, okay lang. Ang isang bata, kapag kasi nagsalita ng pabulol-bulol, parang okay lang. Pero kapag ka ang isang matanda ay ginagawa yung gawain pambata para hindi na kanais-nais na pakinggan. At ang gawain ng iglesia ay upang tulungan ang mga may karandaman o may sakit. Ano bang sinasabi ng 1 Tesalonica 5 ang gawain ng iglesia? Kaya dito ang binabanggit
na gawain ng Iglesia 5:11-14 ng 1 Tesalonica. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Subalit, inihiling namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo. At lubos ninyong silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad, palakasin ang mahinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging matiisin kayo sa lahat. Kaibigan, ito yung payo. Ito yung gawain ng Iglesia na nupat nagbibigay ng comfort, lalo na sa mga merong masaklap na karanasan o merong malungkot na karanasan. Narito ang gawain pa ng Iglesia. Dito sa aklat na sulat ni Santiago, Kapitulo 1, Versikulo 27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihing ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Kaibigan, yung mga balo o yung mga nakaranas ng kalungkutan sa kanilang buhay ay dapat silang palakasin. Kapag halimbawa ang isang kaanib ng Iglesia nagkataon nag-iisa sa kanilang tahanan na mananampalataya at pagkatapos ngayon hindi man dinalaw o hindi man binigyan ng pampalakas ng loob, manghihina yan. Kaya nga ang gawain natin sa Iglesia ay kung papaano ang mga mananampalataya ay palakasin sa kanilang pananampalataya. Ano pa ang gawain ng Iglesia? The ministry is caring for physical needs of believers. Nakatulad ni Apostol Pablo, yung pangangailangan ng mga mananampalataya ay kanyang nais na ipagkalob din. Ito yung pangangailangan sa physical. Ayon sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, Versikulo 13, ito ang ating mababasa. Magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magpagandang loob sa mga dayuhan. Kaya nga, ito ang kanilang dapat na gawin sa loob ng Iglesia. Ano sabi? Magbigay sa mga nangangailangan na mga banal. Kaibigan, kung ikaw ay mayroon at nagkaroon ka ng pagkakataon at tumulong sa taong nangangailangan at pinasalamatan ka at wala kang iniisip na ikaw ay kanyang babayaran o bibigyan ng ganti, kaibigan, ito yung sinasabi sa ating Biblia na karanasan ng isang taong pagpapalain ng ating Panginoon. Nais kong basahin yung sinasabi sa Kawikaan. Sa sulat ng isang pantas na lalaki, na ito ay nasa Kawikaan Kapitulo 19, Versikulo 17. Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Kaya hindi ka kayang bayaran ng taong nangangailangan. Ang maaring naipagkalob sa iyo ay pasalamatan ka. At sapagkat hindi ka kayang bayaran at ikaw ay nagbagandang loob sa kanya, kaibigan, ang wika, ang Diyos ang siyang magbabayad sa iyo. Kaya nga, bilang mananampalataya ngayon, tayo ay tumutulong sa pangangailangan ng iba upang sa pamamagitan ng bagay na ito ay makikita ang pagtutulungan ng mga mananampalataya. Meron pang binabanggit ngayon si Apostol Pablo sa kanyang sulat dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 15,
versikulo 25 at 26. Ngunit ngayon, ako'y patutugong Jerusalem upang maglingkod sa mga banal, sapagkat minabuti ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang hambagan laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Kaya nga, ito yung ginagawa pa ni Apostol Pablo. Naghahanap siya ng mga abuloy o pondo kung papaano ngayon ang mga Kristiyano na karanas ng taggutom doon sa Judea ay makatulong ngayon ang ibang mananampalataya. Kaya nga may sinasabi sa English, no man is an island. Kaya nga ang isang tao ngayon, maaring sa panahon na ito meron ka at nakatulong ka sa iyong kapwa, at sa panahon naman na ikay ay wala at yung natulungan mo, maaring bibigyan siya ng Panginoon ng mga pagpapala, at sa iyong pangangailangan naman ngayon, bagamat hindi ka umaasa, ay maaring makatulong sa iyo. Katulad ng sinasabi ng ilang aking nakausap na nagpautang siya. Subalit ang nangutang sa kanya na isang kapatid ay hindi makabayad. Nakakaya naman na singilin siya. Subalit dumating ngayon ang panahon, itong kapatid na ito na hindi nakakabayad ay nakapag-isip na magbayad siya. Kaya nga sa panahon ng pangangailangan ay merong nagbayad ng utang sa kanya. Kaibigan, ganun lang yung ating sinasabing ang gawain ng isang mananampalataya. Nanupat ang caring na ito ay ating ministry sa pangangailangan, hindi lamang sa physical kundi pa naman sa spiritual. At ang ating pagtulong ngayon sa kanila, ayon sa aklat ng Hebreo, napakaganda ang binabanggit dito ng ating banal na kasulatan. Kapitulo 10, versikulo 25. Napakaganda na tayo ay nagkakatipon upang sa pagkatipon na ito ay magpalakasan tayo bilang mananampalataya. Wika, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita ng papalapit na ang araw. Itong araw na binabanggit na ito, walang iba kundi ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya merong magandang nangyayari na kapag ka ang mga nananampalataya, sila ay nagkakaisa at pagkatapos sila ay nagkakatipon upang magpalakasan sa bawat isa. Ano pa yung sinasabi sa aklat ng Epeso? Ating ngayong balikan ang aklat na ito na basahin naman natin ang kapitulo 4, ating simulan ngayon sa versikulo 13. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap ng kapuspusan ni Kristo, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at tinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa parang mapandaya, kundi umahawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Kaibigan, ito yung layunin ngayon sa Iglesia, na nupat ingatan ang mga kaanib sa maling turo na ang dapat ngayong pumasok sa Iglesia ay yung tamang turo. Kaya lang kung minsan meron ding pumapasok na nagkukunwari silang mga kaanib ng Iglesia at may balak sila na layunin na upang sirain ang mga mananampalataya. Nagbibigay ng maling aral. Kaibigan, ang Iglesia ay pinagkalooban ng Diyos ng mga kaloob, yung mga gift para sa ikatitibay ng mga banal. Bagamat sinasabi natin ng tao ay hindi naliligtas sa mabuting gawa
Pero narito ngayon ang sinasabi ng Biblia, ang mga taong maliligtas ay punong-puno ng mabuting gawa. Anong sabi ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 25, ating simulan sa versikulo 31? Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kalwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan." Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin, uhaw at binigyan ka namin ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinadamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin?" At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kung ito ay sa akin ninyo ginawa." Kaibigan, ang iglesia hindi lamang nananampalataya, kundi pa naman sila ay nabubuhay na merong mabuting gawa, hindi para maligtas, kundi nadama nila ang pag-ibig ni Kristo. At ang mga taong tumanggap kay Kristo ngayon, naging bukal na sa kanila ang mabuting gawa hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Kaibigan, ang iglesia ng ating Panginoon, binigyan niya ng mga kaloob sa ikasasakdal na mga banal upang ihanda sa pagdating ni Kristo. Bago tayo matatapos sa ating pag-aaral ay ating babasahin muna ang sinasabi sa aklat ng Pilipos 4, 6 at 7. "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Kaibigan, meron ka bang pasanin sa iyong buhay? Meron ka bang kahilingan sa ating Panginoon? Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Ayaw kanyang mabalisa. Ayaw kanyang mag-isip ng mga problema, sapagkat hindi natin kayang lutasin ang ating problema kung walang tulong ang banal na Espiritu. Kaibigan, tayo'y lumapit sa Panginoon, ilapit natin ang ating mga pasanin sa Kanya. "Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito na may pasanin sa aming mga puso't isipan. Subalit kami po'y nananampalataya kung aming ipagkakalob ang mga pasanin na aming dala maging gagaan, sapagkat magaan ang pamatok ng aming Panginoon. Dakilang Diyos, tulungan po ang aking kaibigan. Pagpalain po siya. Nawa bilang mananampalataya, lalong lumago siya sa pananampalataya sa aming Panginoon. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen."
Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat, Pastor. At ngayong araw ay napag-aralan bakit kailangan na lumago. No? Kaibigan, ating nalaman na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating mabuting gawa. At ang mabuting gawa, mga kaibigan, na hindi lamang ito dahil sa tayo ay maliligtas, kundi ito ay bunga ng ating pagkakaligtas. At meron nga akong nabasa, kaibigan, na isang book din na napakaganda, na ang sabi doon ay crowd all the good works, hindi sinabing crowd all the knowledge. Dahil ang good works ang pinakamahalaga na ating dapat gawin habang tayo ay nandito sa lupa, mga kaibigan, ay tayo ay ma-refine ang ating mga karakter. Kagaya din ng nabasa ko pa na isang magandang book at sinabi dito na when the character of Christ shall perfectly reproduce in His people, then He will come to claim them as His own. Kapag napabanal ng ating karakter, ang Panginoon ay Siya ang darating at kukunin niya tayo na sa Kanya. Ninanais mo ba, kaibigan, na hayaan ang Panginoon na gumawa sa ating buhay upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya? Kung ikaw ay may katanungan o refleksyon, o may kahilingan o prayer request, maaari mong ipadala ngayong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Tayo ba din, mga kaibigan, ay patuloy sa libreng pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung ikaw ay nagnanais makatanggap o ikaw ay nagnanais ng mas malalim na pag-aaral ng Biblia at nais mo ng one-on-one Bible study o group Bible study, makipag-ugnayan lamang po sa amin. Ang ating contact sa Globe sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. Sa ating smart number sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Sa ating landline number 8777-8916. Maaari ka din mag-email sa connect@adventist.ph. Bisitahin din ang ating Facebook account and YouTube channel account, Adventist World Radio Manila. Nais mo ng online Bible studies o mag-download ng mga printed copies, bisitahin lang ang ating website. I-type ang bibleschools.com/centralluzon. Mag-sign up lamang, kaibigan, at madami kang pagpipilian na iba't ibang series dito. Kung ikaw ay may kahilingan o prayer requests o praise reports, maaari mong ipadala ang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kaibigan, ay nais kong panghawakan natin ang pangako ng Panginoon na matatagpuan sa Roma 12:12. Manggalak sa pag-asa, magmatiisin sa kapaghatian, magmatiyagin sa pananalangin. Maraming salamat, kaibigan, sa walang sawang pagsubaybay. Sa ngalan ng bumubuo ng programa, Pastor Romy, Ma'am I, at sa AWR team, magkita-kita ulit tayo bukas. Ako ang iyong kaibigan, Jovelyn Jose, dito sa Tiling ng Pag-asa, at nagsasabing, mapalad ka dahil nasumpungan mo na si Kristo na siyang tunay na pag-asa. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin. Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather all the Jews who are in Susa together, and pray and fast for me. Do not eat or drink anything for 3 days and nights. I and my maidens will fast as you do. After that, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish.